ako. Ayan. How are you guys today? You know what, guys? Today, I am going to share with you a simple dessert. Okay? So, simpleng panghimagas, guys. Oh, marami tayong saging dyan na medyo hindi ayaw na natin kainin, di ba? Kasi akala nyo bulok na, pero sobrang hinog lang pala siya, guys. So, ang gagawin natin sa kanya, guys, gagawaan natin siya ng paraan para makain natin yan at magawa natin dessert yan, guys. So, ipapakita ko sa inyo, guys, kung paano gumawa ng simpleng dessert na talaga naman ang mga bata ay matutuwa sila at maiinganyo silang kainin. O, di ba, guys? Parang si Mami hindi masyadong nag-introduction. Ano? Hindi masyadong nagpakilala o nagsalita kung ano-ano pa man. Ano? Parang nagmamadali yata si Mami. Guys, alam niyo ba bakit ako medyo a little bit rush, nagmamadali ng konti? Kasi maya-maya, mga siguro 30 minutes to 40 minutes, darating ang aking mga friends. Mayroon kaming cocktails today. Okay, guys. So, alam mo naman, kahit may pandemic tayo, nakipagkita pa rin si Mami sa mga friends lang na lagi kong nakikita at malalapit sa akin. So, dalawa lang naman sila. Kung sino ko simula nakikita nung may pandemic tayo at saka hanggang may pandemic tayo, sila lang muna ang aking dapat makasalabuha o makasama. Kasi guys, nakakatakot talaga na mag-entertain tayo ng maraming friends or kung sino-sino. At hindi nga tayo lumalabas tapos mag-i-entertain tayo ng maraming friends. Hindi para na rin tayong lumabas, guys. Diba? So, yun guys, so yun ang gusto kong sabihin. So guys, mayroon ako dito sa harapan na ipapakita sa inyo kung ano ang mga sangkap sa aking lulutuin na dessert na ating panghimagas. Ay syempre sasabihin ko muna guys, ang aking dessert na lulutuin is cold crunchy bananas. Okay, so we have a crunchy bananas today. Okay, so yung lahat ng bananas i-crunchy natin guys, para pag kinagat natin tumutunog yan, para ang ating mga ayaw umalis na mga daga ay umalis dahil maingay tayo pag natin kinagat ang crunchy bananas ito. At alam mo naman guys, di kung ano, maraming umaali-aligid sa bahay natin, ay kagatin natin yan para lumayo sila, hindi sila mag-aligid sa bahay. Mayroon lang yan guys. So anyway guys, so ang ating sangkap guys ay ating ingredients, of course, banana. So we have bananas here guys. So guys, napakarami nitong banana na to. We have lots of banana. So only I need to use maybe half of my bananas here, okay? Kalahati lang kasi baka hindi naman maubos guys. So gawin ko na lang ng ibang bagay ang aking ibang banana. So siguro guys, masarap yang gawin na matamis na lalagyan siya ng bilo-bilo. Alam niyo yung guys, yung bilo-bilo na ginagataan na nilalagyan siya ng milk, coconut milk. Gata? Oh, masarap din yan guys. So, gawin natin yan. So, ngayon guys, kaya ako sa inyo ipapakita kasi marami sa atin siguro na hindi pa gumagawa nito na crunchy bananas na to. Okay? So, ano pa ang mga ingredients natin? Hindi tayo masaradong maraming sangkap dyan guys. Diba? Kasi nga, simple lang yan na dessert. Okay? Simple dessert. So, we have banana. Okay? We have, of course, flowers. I have 2 cups of flowers here. Okay? So, it depends how many bananas that you want to cook for your dessert. So, itang siya lang natin, calculation natin kung ilang flour ang ating ilalagay. So, ako mayroon akong 2 cups. Okay na yan para sa akin. Kasi kakalkulasyon ko kung ilang bananas ang aking dapat gawin. So, ngayon guys, mayroon tayong brown sugars. So, guys, gumamit tayo madalas ng brown sugars kasi para medyo healthy. Okay? Hindi masyadong proseso. Okay, guys? So, brown sugar, of course, this is from the sugar cane. Okay, guys? So, gumamit tayo, guys, ng ating, breadcrumbs. Okay, guys? Pang-crunchy natin yung breadcrumbs, guys. So, ituturo ko sa inyo, guys, kung paano natin gawin yan. Okay? Para ilagay natin sa crunch. Okay. So, ngayon, guys, mayroon tayong konting water. So, mayroon ako ditong mga 1/2 cup ng water pa lang. So, pagkulang siya, guys, dadagdagan ko siya mamaya. So, para sa ngayon, ganito lang muna kadaming water ang kailangan natin, guys. So, simulan na natin yan, guys, ha?
Ngayon, ang gagawin natin, of course guys, tanggalin natin yung balat ng bananas kasi hindi naman natin kakainin ang mga balat natin. Hindi balat natin. Ang katawan natin, hindi natin kailangan balatan. Wala na tayong magpo-protect sa ating mga ano dyan, radical dyan na pollution dyan sa labas. Kung tanggalin natin ang ating balat, naku guys, patay na din tayo guys. So, wag muna natin pag-usapan yan. Nagkamali si mami kanina. So, ngayon guys, mayroon na tayong medyo hindi na magandang bananas, nabubulok na siya. So, ang gawin natin, tanggalin natin yan. So, hatiin natin sa gitna guys yung ating bananas. Hindi siya buo para maluto siyang mabilis na naman guys. Ngayon, hatiin natin pag inalis na natin ang balat ng bananas. Ayan, ganyan. So, ang gagawin ko muna guys, magbabalat muna tayo dito para may konting trabaho si mami, ano, hindi na lang direkta. Kasi, kadalasan, pag ako nagtuturo guys, na anumang lutuin, ay ginagawa ko, madalas, nagpe-prepares na ako ng mga ingredients ko, madalas, di ba? So, hindi ko na masyadong ginagawa guys, kasi alam mo naman si mami, ay, ang daming trabaho, hindi naman nagre-reklamo guys, sinasabi ko lang. I am just sharing with you what I am doing guys, okay? I'm quite busy in the house, but I still have time to vlogs and share with you what I am doing. Kahit na tayo busy guys, makakagawa pa rin tayo ng iba na gagawin. Sa ating mga relaxing time, gumagawa pa rin tayo guys. Ganon tayo ka-industrious, ganon tayo ka-obedient. So, gagawa tayo guys ng ano pa rin, ng trabaho pa rin kasi si mami hindi tatamad-tamad, okay? Kaya tayo ay may ganitong magandang life. Kasi hindi tayo tamad-tamad. So, lahat ng masipag guys, lahat siya na sobrang masipag at marunong mag-ipon, lahat siyang guys nagkakaroon ng magandang buhay. Okay? So, yung mga masipag na hindi nagkakaroon ng ano, ng magandang buhay, masipag na, hindi pa rin nagkakaroon ng magandang buhay, abay may mali dyan sa ginagawa niya guys. So, siguro, pag kumikita siya ng 100, lahat inuubos niya, baka 150 na. 200 na. So, ibig sabihin, abonado pa siya, di ba? O nag-abono ka pa sa kita mo. Na ang kita mo, 100 lang a day. Tapos, gumastos ka ng 250. O di, paano na yan? Nadami mo ng utang, guys. Magkakautang tayo ng madami. Mas masarap ang walang utang kasi wala tayong kinakamot sa ulo. Na wala naman tayong kuto, nangangamo tayo sa ulo, gawa nang nag-iisip tayo sa matay ko po ng pangbayad. Di ba, guys? So, mahirap mang utang nang madaming uutangin. So, ngayon, guys, medyo madami-dami na ako dito na gagawin. So, isa pa kaya, guys, ang i-add ko. Kasi mga almost 12 bananas na yon. Gawin natin, ah. Isa pa, 13 to 14. So, 14 pieces of banana. So, marami-rami na yan, guys. Palagay ko naman, pag dinagdagan ko pa, very good. Kasi, pag may nasobra guys, alam mo ba, nagbibigay din ako sa mga kaibigan ko, magdala sila sa bahay nila, pag masobra ang aking pagkain. Kasi, hindi ko naman din mauubos yan guys, apat lang kami. Hindi kami masyadong maraming kumain guys, konti lang. So, anyway guys, sabi ko muna to, grasan mo ang kamay ko, at ayusin na natin ang ating dessert. So, punas-punas muna dito si Mami na malinis ang ating hands pag tayo'y nagagawa. So, ayan guys, ano nang gagawin natin dito sa ating mga nakalagay dito sa harapan kong ingredients? So, ang gagawin natin dito sa ating mga sangkap, ilagay na natin yung ating flour pero parang gusto ko siyang salain kasi minsan guys, si Mami hindi masyadong nagtatrust, ano? Kasi minsan guys, kahit na yun nasa lalagyan, mayroon siyang balot. Minsan may kasama pa siyang something na nakalagay dyan. So, mahirap na kung mayroon dyan bubog o whatever dyan, di ba, plastic. So, paminsan-minsan talagang guys, kailangan kang mag-careful, okay? Nangunguna na, kung pwede mong i-advance ang pagkikare mo guys, i-advance mo na, mahirap na pag sa huli. Lagi na, sa huli ang pagsisisi, mahirap na yung guys, di ba? So, kung pwede mong i-advance, i-advance natin ng konti, di ba guys? So, ayan guys, pati ang ating sugar, kasi kung minsan, mayroon siyang kasama na bato, minsan may stone siya dyan sa sugar. So, ang gawin natin yan guys, salain na rin natin para sigurado tayo na wala siyang stone na mailalagay tayo dyan. Kasi minsan nakakakuha ako ng stone guys. Alam mo ba, di ko alam kung bakit nangyayari yung ganyan.
Tapos minsan may plastic. O paano plastic? Ano yan? Quality yan. Ang quality control hindi maayos, guys, ha? Hindi ko naman nila lahat, pero sometimes, guys, sa mga nakabalot na binibili natin, minsan mayroon mga hindi dapat nakalagay dyan sa balot na yan. So, anyway, guys, tanggalin natin ang di masyadong durog at pino na sugar. Alisin na natin at itapon na natin yan kasi baka kung ano pa ang materials na nandyan. So, anyway, guys, ang gagawin na natin, lagay na natin ang water kasi nilagay na natin yung ating sugar in flours. Tapos may banana na siya dyan. 150 ml na water lang pala muna yun, guys. Di pala half cup na yun. So, i-mix na natin yan, guys. I-mix muna natin. Ganyan. Diba? Mix muna. Na ma-mix siya yung sugar at flour doon sa ating banana. Okay? So, ngayon, papakita ko sa inyo pagkatapos na na-mix na natin ito kung paano natin ilalagay ang breadcrumbs na yan kasi gusto natin siya crunchy. Bago natin siya i-fry sa ating ano, oil. So, ang gagamitin natin na oil, guys, hindi ako gagamit ng olive oil ngayon. Ang gagamitin ko ngayon is the oil canola is good for the heart. Makakahanap kayo ng good for the heart. Okay? No cholesterol or something. Okay? Makakabili kayo dyan sa ating supermarket. So, kailangan talagang alagaan ang ating kalusugan ngayon. Gawa ng yung kalusugan natin, pinabayaan na natin, hindi natin inalagaan. May virus na nga tayo. Abay, dubli-dubli na, guys. So, paano na tayo, di ba? It's life is too short, guys. So, anyway, lagay na natin, guys. Nahalo ko na lahat. O, na-dissolve. Okay lang pala ang 150 ml sa 2 cups of flour, tapos mga 14 bananas. 14 pieces ng bananas. So, okay na yung guys. Huwag na kayong mag-add ng water kasi okay na yung water ni Mami dito. So, ngayon, ang gagawin natin dito, guys, ha? Ito. Lagay na natin dito sa, ano na to, malapad na pinggan ang ating, ano, breadcrumbs. So, lagay natin yung breadcrumbs sa ating malapad na lagyan. And then, guys, ang gagawin natin, ano ba yan, may malagkit sa kamay ni Mami. So, kailangan ang ating mga kamay ay hindi maglagkit. So, ngayon, guys, magpipick up ka dito. Ayoko, guys, gamitin ang aking mga kamay kasi masyadong magda-dirty ako. So, ang gamitin ko yung aking pangsipet. So, maglagay tayo ganyan. Ano natin yan? Ibalot natin yan sa breadcrumbs na linagay natin na ano, one piece or two pieces ng inyong bananas. Okay yung guys. Basta magdampot kayo, wag masyadong kalakihan. Tapos, i-ano natin yan sa crumbs. Lagyan natin yan, balutin natin yan ng crumbs na bananas. Ganyan. Okay, guys. Oh, ganyan. Ganyan lang, guys, kasimple. Oh, ayan. Oh, lagay natin, balutin natin. And then, magbalot pa tayo ng mga ilang piraso. Kasi, ilalagay na natin yan sa ating papainit na oil. Magpainit tayo ng oil. Maglagay muna ako ng 5, guys, para may meaning yan. Anong meaning ng 5, guys? 5 pieces. Ang meaning niyan sa I love you very much. O, diba? O, marunong pa si Mami. Kahit si Mami ganito na ang edad. O, diba? Nasa ganito ng edad si Mami. Alam-alam kang pakingkoy-kingkoy. Okay, anyway, guys. So, di naman natin kailangan mag-suffer. Ano tayo? Super serious. Kapag super serious kasi, guys, madaling tumanda ang tao. Kaya kailangan may konti kang happiness sa buhay mo. May happiness ka na konti, may enjoyment ka, may happenings ka, may ginagawa ka ng something na medyo nakakatulong din sa pangpabata ng iyong katawan o pangpabata ng inyong looks, ng iyong itsura, di ba? So anyway, ayan na, guys.
So ilalapit kita guys ha, pupuntahan kita dyan at ilalapit kita dito sa aking pagluluto ha. Oh ayan guys, continue na tayo, dito na tayo ha, mag-continue tayo. Yung ating apoy sa kalan ay hindi masyadong malakas kasi baka ma-burn yung ating banana ha. Yung ating lulutuin, crunchy banana, baka naman siya ay masunog na kaagad-agad. So, kailangan medium, flame lang, medium heat, okay? Tapos, mainit na yung ating mantika dito sa kawali. Kailangan yung kanula natin ay good for the heart, okay? Ngayon, no cholesterol. So, ngayon, ang gagawin natin dito, pag mainit ng mantika, ilagay na natin yung ating, ano, i-fry na natin yung ating banana. Okay, so ang gagawin ko, maglalagay na ako ng banana. Ito, babantayan nyo yan kasi guys, madali siyang ma-burn. So kailangan, bantayan siya. So ako, malaking burn your dessert kasi magiging na siyang mapait. O ayaw nating mapait ang ating dessert. So ayan. May nakalagay na tayo dyan. Magdagdag ulit ako ng aking breadcrumbs para i-roll ko ulit dito sa breadcrumbs yung aking bananas. Okay. So, i-roll ng banana ulit. Habang tayo ay nakasalang yung ating ibang bananas, nagluluto na. Maluluto na siya. Ayan. Huwag kayong matakot na hawakan yung nag-stick dyan sa ating pangsipit kasi pwede natin siyang lutuin at i-roll natin ulit siya sa ating breadcrumbs bago natin siya iluto dyan sa ating mantika. Ayan guys. Talagang makakonsentrate tayo dito. Hindi masyado munang mag-talk si mami kasi baka masunog yung ating dessert. So, habang nailagay ko na yung marami na, may medyo magkwento-kwento mamaya si Mami. Sandali muna. At patient muna kayo dyan. Enjoy lang sa panonood. At gawin natin ito sa mga bata na ang mga anak natin mapili sa dessert. Pwede itong gamitin kasi mabitamina ang bananas. Alam natin lahat yan na maraming bitamina tayong makukuha sa bananas. So, yung mga lahat na vitamins na yun kailangan, makain natin yun, mailagay natin yun sa ating system. So, ang dapat nga sana ay kumain tayo kahit hindi natin niluto sa ganito yung bananas. Kaya lang, kung hilaw naman na ba yung bananas naman, hindi natin gagawin ng ibang, ano, ibang styles na pagluluto. Eh, nakasasawa din. Magsasawa din tayo. Kaya kailangan gumawa tayo ng mga ibang paraan kung paano hindi natin pagsawaan ang ating bananas. Para hindi natin pagsawaan, kailangan mag-isip talaga tayo ng mga paraan. So, anyway, ayan na. Kailangan na natin siyang baliktarin. Turn over kasi baka masunog. Dahan-dahan lang. Yung mga iba hindi pa pwedeng ma-turn over kasi medyo malambot pa siya. So, dahan-dahan lang din ang pagbaliktad ng mga niluluto natin ditong banana. Ayan. So, ayan na. So, alam nyo ba guys, ito, alam nyo guys, itong banana na to, pwede natin itong ilagay sa ating malamig na ref. Natatagal siya ng isang linggo. Pwede pa siyang kainin guys. Kasi guys, nasubukan ko na ito, sinubukan ko sa aking bahay, dito sa bahay ko, na patagalin ko siya sa ref, na ako lang naman ang kakain at binabalik-balikan ko siya. 1 week siya guys. Minsan nga, over 1 week, pwede pa siya. Ang ginagawa ko sa kanya guys, iiniting ko siya sa aking oven ng mga 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes initin mo sa oven ng mga 50 to 100 degrees. Pag 100 degrees naman siguro guys, mga 3 minutes lang ang init na niya. So pag 50 degrees naman, gamit mo ng 5 minutes. Kasi pag 50 degrees, syempre medyo mababa ang ano niya ng pagka ano niya, mababa yung kanyang temperatura ng init.
So, ibig sabihin yan, ay tagal-tagalin natin ng konti. Diba? Ganun lang naman yung guys. So, i-estimatein lang natin. So, ngayon, pwede kang mag-iinit lang yan pag ikaw kakainin mo na. Yung time na gusto mo na siyang kainin, doon mo na siya initin. Kasi pag iinitin mo siya ng ano, hindi mo pa pala siya kakainin. Eh, hindi masarap naman siya kainin ng malamig. So, kailangan siya mainit-init mo kakainin. Diba? Lahat ng mainit-init na parang pandisa lang yan. Yung pandesal, kinakain natin, mas masarap na mainit-init. Diba, guys? So, parehas lang nito, guys. Parang pandesal lang din yan. So, yung sugar na nilagay ko, guys, hindi ko yata yung naibigay sa inyo kung gaano kadami yon. Mga ano lang siya, guys, mga 1/4 na cup. 1/4 lang yung ating brown sugar. Hindi kayo gagamit ng masyadong maraming sugar kasi marami na tayong matamis na. Ang ibig ko sabihin, matamis na. So, maraming sugar pa. Kasi mas lalo siyang matamis. So, hindi na dapat kailangan sobrang matamis. Okay na yung 1/4 na sugar. 1/4 cup. Okay? 1/4 cup, hindi 1/4 kilo. Ay, Diyos ko, guys, di parang naglaro na lang tayo ng ganon. Kung ginamit natin ay 1/4 na kilo, eh, di para tayong naglaro ng ating pagkain. So, anyway, guys, balik tayo dun sa pagluluto. So, kasi malakas ang apoy ko, guys, so, kailangan ko siyang hinaan ng kaunti na, medium na. Medium heat. Ayan. Okay, so, ngayon, mga ilang minuto makakaluto na tayo nung una nating naisalang. Maluluto na siya kaagad, guys. So, mabilis siya, guys, lutuin. Itong dessert na to ay napakabilis siyang lutuin. At, hindi pa siya masyadong mapresyo, hindi siya mahal. So, guys, kahit sino sa inyo pwedeng magluto. Kasi, hindi siya mahal na dessert at marami pa siyang vitamina tayong makukuha para sa katawan natin. Ayan, guys. Yun naman ang mga kailangan natin. Kung tayo ay makakamura, abay dun tayo sa makakamura, di ba, guys? Kaya tayo, nagre-research muna tayo ng mga ating kakainin, tapos ang ating bibilihin. Nire-research muna natin yan, inaalam natin para kung saan tayo makakamura, wala tayong masyadong budget. So, doon tayo sa makakamura, di ba? Para yung iba nating pera, may mapupuntahan pa. Ayan. Diba? So, anyway, ayan, madami na tayong ano, nailagay sa aking pa. Matrabaho, guys, ng konti, pero naman, guys, masarap siya kainin. So, alam nyo ba, guys, pag kinain nyo ito, mayroon kayong ice cream sa inyong, ano, sa inyong refrigerator. Aba, sabayan mo na ng ice cream yan. Isa o dalawang scoop dyan sa dalawang banana na to. O, diba? Pwede na yon. Yung naman ng mga nagre-reduce, pwede naman din siyang lagayan lang. Gawin niya lang. 1 scoop lang ng ano, ng ice cream. Okay na yan. So, gamitin natin na ice cream. Kung mayroon na ice cream na ano, mas maganda. Yung plain, yung vanilla ice cream. O, di ba? Vanilla ice cream. Ang sarap yata. Pero alam mo, guys, yung mga nagda-diet, di ba? Iniisip ko na kaagad ako yung sarili ko. Na gusto ko man, dahil masarap, eh, nagda-diet ako, di ba? Masarap! So, pwede na lang imaginein. Mag-imagine na lang tayo, guys, na kumakain tayo ng ice cream. Alam mo, guys, pag nagda-diet, kakain ka lang ng ice cream, konting-konti lang, baka tikim ka lang, para hindi ka lang ma-prostrated, di ba? Ganun lang naman yung guys. Ganun lang naman ang dapat gawin, di ba? Turuan natin yung ating sarili. Ang tawag dun, guys, self-control. Kailangan magkaroon tayo ng self-control, di ba?
sa anumang bagay may self-control. Okay. Ayan guys, medyo marami-rami na naman na ikukwento si Mami abang nagluluto. Oil, pag medyo lumalamig-lamig yung oil, ang gamitin, ang gawin natin, medyo palakas-lakasin natin yung apoy natin, di ba? So medyo pag mainit na naman, ibaba na naman natin. Parang mga sakit sa ulo lang, ba? Pag masakit ang ulo mo, calm down ka muna. Pag wala na yung sakit sa ulo mo, ah, go ka na naman. Ganyan lang yan. Parang buhay-buhay lang yan. Parang mood-mood lang yan. Pamood-mood lang ba? Ganyan lang din yan. Sa pagluluto. Sa paggawa natin ng mga anumang bagay, ay may mga talagang pamood-mood ang tawag doon, di ba? O, kung wala ka sa mood, hindi ka makakakanta kung ikaw ay singer. O, tapos, kung ikaw ay guitarist, ganun din yun, hindi ka makakagitar ng mabuti. O, kasi nga, wala ka sa mood, di ba? Lahat ng bagay na ginagawa natin ay dapat nasa mood tayo. O, iba na naman yan ang iniisip, mga nasa mood, ibang mood. Ay, nako, Diyos ko, patawarin. Okay, guys. Ay, nako. Dapat, mag-iisip tayo ng maraming makakasaya sa buhay natin at mag-iisip tayo ng maraming bagay na makakatulong sa ating pang-everyday living. Okay. Dapat iisipin natin. Bago tayo matulog, dapat mayroon na tayong iniisip at isinusulat na natin sa ating diary. Susurot na sa ating memo kung ano yung kinabukasan na gagawin natin. Kung minsan kasi guys, hindi natin sinusulat, nakakalimutan. Ay, nako, ako madalas ko nakakalimutan. Oh, di ba? Kasi guys, marami tayong iniisip, hindi mo lahat 'yan para kang computer. Yung computer, nandiyan lahat pag tinanong mo, oh, sasabihin na sa iyo, nandiyan na kaagad ang sagot. Eh, human tayo, guys. Hindi tayo iniinano, pinroses. Hindi tayo nilagyan ng software sa loob. O, di ba? Wala namang software na nilagay sa atin yan. Ang naglagay ng software natin ay si God. Yun yung software natin na nandyan sa ating sarili. Binigay ni God. Kaya magpasalamat tayo kay God ng mabuti. Dahil sa yan na binigay niya, ay nako, tama na yan na ibigay niya. Di ba, guys? Tayo na ang gagawa ng mga ikakabuti natin. Hindi na yung si God, Diyos ko po, patawarin. Lahat na lang inihiling kay God. Diba? Binigay na tayo ng isip ni God. Dalawang kamay, dalawang paa. Para lahat yon magtulungan. Diba? Ganon. Ganon dapat, guys. Makontento na tayo sa buhay natin ngayon kung anong binigay ni God. So, ingat-ingat lang sa pagbaliktad. Ayan. So, pag ang mantika na nilagay ko, guys, mga 1.5 na cup pa lang ang nilagay ko sa pangluto ko dito sa aking banana. Ngayon, pag kulang yung oil na yan, gusto nyo yung inyong niluluto na bananas nagsuswimming, aba, maglagay kayo ng mga 2.5 cups. So, ayoko nang nagsuswimming yung aking pag-frying. Gusto ko yung aking pina-fry muna yung sa ilalim and then sa ibabaw, ibabalik na rin ko siya. Ayoko siyang masyadong lubog sa mantika. Alam na. Basta, ayun na, ganun ako ang way ko magluto, guys, ha? Hindi ako dun sa nagmamadali na nandiyan ka bibili sa labas na mga pina-fry dyan na mga lahat na kahit anong klaseng pina-fry dyan. Ang mantika nila, Diyos ko talagang super dami, guys. Okay? Kasi mabilisan yun. Ayun. O, tayo. Pag sa bahay lang tayo, guys, hindi tayo laging nagmamadali. O, diba? Tsaka huwag din tayo magmadali, guys. Eh, gustong-gusto kong magkwento sa inyo. At tsaka, gustong-gusto ko kayong kakwentuhan ko, diba? O, may pandemic tayo. Masarap magkwentuhan. Lalo, lagi kong uulit-ulitin, lalo ang ating pinagkukwentuhan ay para sa ating kabutihan. At may nakupulo tayong mga aral, diba? Ah, maganda yun. Diba? Hindi lang tayo magbasta ng magkwento. At guys, isa pa pala, gusto kong i-mention, bawal ang chismis. Huwag na tayong mag-chismis. Mahirap na nga tayo. Wala na nga tayo sa ano natin, sa ating pamilya, na mga kung ano-ano, tapos nagkikismis pa tayo. Ay, nako.
Alam mo ba guys, okay na lang na ang magchismis, ang gumawa ng kwento, ay ito na lang na mga, ano, na manunulat, na mga writers ng newspapers o magazines, yung mga yan. Kasi yan, kung magiging chismosa na tayo, eh bakit hindi pa tayo maging writers? Di, may pagbibenta natin, di, kikita tayo, mayroon tayong pang-living, di ba? Mayroon tayong pang, ano natin sa ating pang-living, kabuhayan, oh. Di ba? Ganun lang yung guys. Di ba? Dapat ganun lang kasimple. Huwag na tayong magsasali-sali sa mga chismis na yan. So, yung mag-chismis-chismis na lang, bahala na sila. Kung talagang gano'n talaga sila nabuhay, pinanganak silang chismusa-chismuso, eh di hayaan natin sila. Pero guys, kasi mas masarap pa rin ang walang hinichismis, hindi ka nagchichismis. Kasi guys, wala kang kaaway. Kasi minsan, nakapagsalita ka, nakapagchismis ka ng napakadami, wala pala dun sa inaikwento na narinig mo. Ay naku guys, away na. Oh, away na yun, di ba? Mapapaaway ka pa guys. Oh, hinaanan natin guys ang ating apoy. Gawa ng mainit na. So, ayan guys. Dapat, ang i-chismis natin guys ay kabutihan na makakatulong sa ating pamilya. Ganyan. O, di kalimutan na lang natin ng mga ibang tao na anong napag-usapan. Hayaan na natin na magkaroon ng trabaho yung mga writers. Diba? Bigyan natin ng trabaho yung mga writers, yung mga ano, yun talaga ang mga profesyon nila, yung mga nagsusulat sa newspaper at nagsusulat sa magazine. Ayan. So guys, naglagdag ako ulit ng aking oils kasi sinipsip na ng aking niluluto yung oils ko. Pero konti na lang guys. So, ang lahat-lahat na nailagay ko na oils guys, so mga 2 cups. Oh, okay na yun guys. Tapos may matitira pa ako sa 2 cups na yun. So, okay na yun. Huwag na tayong magdagdag ulit. Dahil, pag ginamit ko na ang oil na ito guys, hindi ko na yung gagamitin ulit guys. Kasi, alam nyo ba, pag paulit-ulit na ginagamit ang mantika, uulitin mo, iluluto mo ulit sa ibang lutuin, ay guys, doon nakakakuha ng cancer. Okay? Kasi, dapat hindi nagmi-mix-mix ang mga lahat. Hindi nag-iipon ng mga kung ano-anong niluto na natin doon. Tapos iluluto mo pa. So, saliktarin na natin ulit. At kailangan maluto ng mabuti. Lakasan ko na naman ng konti lang yung aking apoy kasi pagdagdag ko ng aking mantika, ay medyo nag-ano na rin siya, na lamig-lamig yung mantika. Oh, so, ngayon, lakasan na naman natin. At para maluto na naman yung ilalim ng iba. Okay? So, yan guys. So, anyway, saan na tayo magpupintuhan ngayon? Ano ba? Yan, sa mga nagre-reduce guys, pwede na rin yung banana. Okay, para, o kaya banana in the morning, banana in the night, and then in the midday. Kasi kung mayroon siyang trabaho, may gagawin pa siya. Kumain siya ng 1 egg or kung 1 slice of bread, kung hindi niya naman mapigilan na mayroon siya, parang gusto niyang may carbo, di ba? Diba kasi pagka sinabing reduce, ayaw nang mag-carbs. Eh kung yung mga iba, maraming ginagawa, hindi ka magka-carbs. Eh paano na? Lupay-pay ka dyan, guys. Hindi ka makakatayo. So, ngayon, baka ay nabuwal ka na lang diyan bigla. Walang sasalo sa iyo kung wala naman diyan si boyfriend or wala kang lover diyan. Naku po, walang sasalo sa iyo. Oh, eh kung wala si girlfriend mahina ang katawan. Ay, naku guys, hindi ka rin masasalo. Oh, di ba? Kaya ingatan ang katawan, alamin na magre-reduce tayo ay kailangan medyo malakas tayo. Kasi kung hindi tayo malakas, ay naku, bigla na lang tayo natumba dahil sa ating nagpapasexy tayo, di ba? Oh, katulad yan si mami, ang dami kong trabaho. Ay naku guys, kakain ako isang beses na rice, okay lang yun. Kung sobrang-sobra ang trabaho in a day, oh, di dalawang beses ang kain ko ng rice, kaunti lang na rice. Mga tablespoons pag every 8, nada. Tapos dalawang beses din, another 2 spoons. So, pwede na yung guy. Diba? Tapos mag-fruits-fruits ka na lang. Yun na yun. Pwede ng pagkain yun. At yun na ang pag-reduce.
Oh, di ba? Oh, yan guys, may naluto na ako isang piraso doon. Tapos, mayroon pa tayo ulit nalulutuin dito. Last na mga isa pang ano yata to, dalawa palagay ko. O, yung dalawang piraso na lang. Ano, nadurog na siya guys kasi hinog na yung ating banana. Kaya mabilis na siyang madurog. Kaya ito na lang ang paraan guys. Gagawin nyo na lang siya ng ganito na klase na dessert kasi yung nadurog na yan, makakain pa rin natin yan. Hindi pwedeng laging nagtatako ng mga pagkain dahil sobrang hinog na siya. Pag sobrang hinog na ang banana, pwede natin gawin ng ganito or gawin natin ng cake, di ba guys? So, next time, simpleng cake na masarap, gagawin natin yan. Oh. Ayan, ang bango niya guys. Banana is milk talaga siya guys. Sobra mabango siya guys. Parang gusto ko ng tikman. Pero later na lang ako magbimerienda guys kasi mag-waited ako doon. Mag-waiting ako sa aking friend. So, hantayin ko muna siya, sila, bago ako kakain. Kasi mamaya guys, cocktails. Di kain ng kain. Diba? Mananaba tayo nito guys. Nagre-reduce na nga eh. Tapos magkain ka pa ng kain. Eh, by ano ng klaseng reduce yan guys? Hindi na reduce ang tawag dyan guys. Abusado na yan. So anyway, para nang nagdulo ko lang tayo. Anyway, matatapos na tayo dito guys. Madali na lang. Ayan. Sa mga susunod na vlog guys, marami-rami tayong pag-uusapan. Yung a little advice of about life, living, ganyan, health. Ayan guys. Sari-sari na guys, para marami tayong natututunan. Mag-advise na naman tayo ng mga ganyang klase para pag magagamit nyo yan sa inyo guys. Diba? Yung mga kunyari hindi nyo alam or diba? Hindi naman tayo kasi pare-parehas ang nalalaman. Iba-iba ang ating mga kaalaman guys. Diba? Iba-iba ang ating mga natutunan, napag-aralan. Ayan. Kaya kailangan pa rin natin makinig sa mga iba na mga nag-a-advise kasi yung mga iba na may alam na hindi natin alam, ay natututo tayo doon. Ganun lang yun. So, anyway guys, marami-rami na akong naluto. Naku guys, sana nandito kayo sa tabi ko at natikman nyo to. Siguro niluluto ko pa lang, kinakain nyo na. Kinakagatan nyo na. Ay, naku guys, napakainit nito. Naku, very careful pag humawak. Kasi sobrang mainit ito. Pag nasa oil, mainit masyado, guys. O, diba? Ayan, malapit na. O, ang dami nang naluto, guys. So, ganyan lang, guys. Hindi masyado siyang, ano, sunog. O, diba, guys? Nakikita nyo ba yan? Hindi siya masyadong sunog, o. O, ayan. O, o, o. Ah! Ako, matipang mahulo, guys. Hindi ko pa siya masasalo pa naman. Sobra siyang mainit. Ay, naku guys. Ayan. Tapos guys, ano mo ba? Mahirap magluto din ng ganito kasi nakabantay ka. Hindi ka pwedeng umalis kasi nga baka masunog. So ngayon, yung lahat ng init dyan, lalanghap mo talaga. Diyos ko po, patawarin. Kaya sana huwag kang painitin kung sino man na nagluluto. Si ate, si kuya, si mami, si daddy, ay naku, kung sino sa inyo. Ay, huwag sanang may itong mag-ahara-hara. Naku guys, mababad moods ka pa ganyan. Kasi sobrang mainit siya dito, banda. Ay naku guys, alam mo, pag mga ganito tayo, mayroon na tayong family. Lagi natin iniisip yung ikakabuti ng family natin, yung ikakatuwa nila na masaya sila, di ba? Yung niluluto natin ay pagkinain nila, maganda ang pakiramdam nila, di ba? Ang feeling, tapos yung face nila, naka-smile, di ba? Nice. Tapos magsasabi pa ng comment na, ay, ang sarap, di ba?
nakakasarap din sa puso. Parang pakiramdam mo, masarap din sa pakiramdam. Pag sinasabi ng family mo yun na masarap ang niluto mo. Diba guys? Kasi, nararanasan ko. Gusto ko yung guys maririnig syempre. Kasi, tayo napagod tayo magluto. So, kailangan mo magkaroon ng, hindi naman sa lagi kang gusto mo magkaroon ng comment na, ano, masarap, maganda ang niluto mo. Masarap ang niluto mo, maganda ka, whatever ka. Hindi naman. Yung ibig sabihin, mayroon man lang comment na, ano ba yung lasa ng niluto mo? Anong ginawa mo? Diba ba? Mayroon tayo kasi kung hindi masarap, abay sa susunod, pag-aralan natin na pasarapin. Diba guys? O, yung sa maganda naman, hindi tayo maganda, abay. Gumawa tayo ng paraan para gumanda tayo, diba? O, hindi pa rin tayo makagawa ng paraan na gumanda tayo o maging magandang lalaki tayo, magandang babae, whatever, diba? Kung ano man. Eh di, maganda na lang ang ating kalooban palagi. So, number one yan, the best of the best. Ang tawag ko doon, the best of the best. Yan guys, di ba? Maganda yun. Eh, wala ka nang igaganda. Yun na lang ang igaganda mo. Yun na lang na kalooban mo. Di ba? You need to be good in anybody. You need to be you need to have a good attitude to everybody if you can. Okay. So, ayan guys, malapit nang maluto ito. At nandiyan na yung visitors ko, guys. Hello! Come on in! Nandito ako, love. Nasa kitchen. Nagluluto ng dessert. Nagluluto ng dessert. And I have my cam on kasi nag-explain ako dito sa dessert. Naka-on na ba yan? Yan, naka-on siya. Ang ganda naman ng sis ko. Ang ganda ng kulay. Very colorful. I was green earlier actually. Kasi green kasi daw ang ano. I was green earlier tapos I changed. I changed ng clothing ko ngayon. So, yeah. Eh, ano mo na? So, guys, ito na. Luto na tayo. Ito yung mask na ano, okay. Na Japan. Maganda. Right. Kasi ito yung mga ano, ang lalandi, oh. Ay, naku, Diyos kasi ko. Kasi nga, hindi ako nagaganito. Ay, talagang binigay mo na sa akin. Oo. Kasi sayang lang ang gaganda, oh. Ay, yes. Sis, mga panglandi. Ayun na nga. Hindi mo naman papakita pa sa campo yan. Sis, tingnan kita. Sis, parang dito. Oh my gosh! Ang lalandi. Ang gaganda. Ay, tapos ito, marami rin ako malambot. Malambot. Hindi, kasi bagay sa'yo. Uy, I like your outfit. Tapos you. Ito, ang gandang mask. Yeah, okay. Japan. I will try it. Hindi tayo. Guys, ito na, oh. Kinukwentuhan ng akin ng friends. Ang sarap. Ang sarap niya, guys. Ang inip. How are you? How's the followers of Miss Marcella? Yeah, come on over here, sis. Come and say hello. Hello, everyone. Yes. Wow, that looks good, huh? Okay. Diba? What is that, so banana? Guys, ha? Banana. Banana, crunchy banana. Guys, you know what? Diba? As I said, you can put ice cream. Diba? Sabi ko kanina, mag-ice cream kayo. So, laglagay kayo ng mga dalawa, tatlong piraso kung gusto nyo, diba? Sa pinggan nyo. And then, sabayan nyo siya ng ice cream. Mamaya, gagawin ko yan, guys, ha? Para sa picture, makita nyo kung anong ibig ko sabihin, ha? Kasi pwede kayong mag-ice cream nito, ha? Okay. Guys, thank you for watching. And then, you know what? Ang init niya. Balik ko na muna, guys. Napapasok na ako. Okay lang sana kung ang sinasala ko, eh. Sa inyo. Oh, ayan, diba? May hinahawakan akong ganyan, o. Oh, diba? Ayan na. Oh, ayan. Kamuli ako. So, guys, ini-interrupted ako ng aking friends. Okay lang yung guys. So, anyway, nasan dito tayo sa reality show, di ba, guys? So, anyway, guys, thank you so much for watching. Okay? And, you know, I'm so happy that you're there. Okay? And then, you're listening to me, to what I am saying. And, guys, thank you that you know, every day we are blessed. Amen. So, see you soon, guys. See you soon for my next vlogs. Okay? If you don't subscribe yet, please subscribe. And please do not hesitate to comment. And if you have any suggestions, just please write it down. Okay? And I will answer that
later for my next vlog. Okay, guys. See you soon. Okay? Parang ayaw ko na kayong iwanan eh. Parang andito na lang ako sa araw.